magandang araw po sa inyong lahat. Pang-ulam naman po ang ating gagawin ngayon kasi madami pong nagre-request nito. Ito po ay ang embutido. Ito po ay pwedeng pangbahay, panghandaan, at higit sa lahat ay pang negosyo. Kaya panoorin nyo po hanggang huli kasi meron po tayong costing para malaman po natin kung magkano nga ba ang ating magiging puhunan, kung magkano natin pwedeng ibenta, at kung magkano ang ating tutubuin. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin ang paggagawa ng embutido. Embutido. Gagamit po tayo ng 1 kilo ng giniling. Natanggal ko po yung balat. 2 cups ng breadcrumbs. 3/4 cup ng bell pepper na pula. 1/2 cup ng bell pepper na green. Kaya lang po, hindi na po siya green. Pero mas okay po kung green po yung inyong gagamitin. Wala na lang po akong makita. Ang total po lahat ng ating bell pepper ay 1 1/4 cups. 1/2 cups ng tomato sauce. 1/2 cup ng sweet pickles. 1 1/2 cups ng raisin, 3/4 cup ng green peas, 1 1/2 cups ng cheese, 1 cups ng onion, 1/2 tablespoon ng paminta, mas okay po kung durog na durog, 1 tablespoon ng asin, at gagamit po tayo ng 2 itlog na hilaw. Gagamit po ako ng hotdog at nilagang itlog. Ito po ipapalaman po natin mamaya, pero ito po ay option na lamang. Pwede po kayong gumamit at pwede rin naman pong hindi. Makita nyo na lang po mamaya. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin ang paggagawa ng embutido. Magagawa na po tayo ng ating embutido. Pagsasama-samahin na po natin ang ating ingredients. Ang una po natin ilalagay ay yung ating giniling. Ilagay na din po natin yung ating breadcrumbs, yung ating bell pepper, green peas, yung ating pasas, onion, ting sweet pickles, yung ating cheese, ilagay na din po natin yung ating asin, paminta. Yung ating pong asin at saka yung ating paminta, pwede ko po kayong magdagdag at pwede rin naman po kayong magbawas. Depende na po sa inyong panlasa. Ilagay na din po natin yung ating tomato sauce. At yung ating 2 itlog. Nilagay na po lahat natin yung ating ingredients. Haluin na lang po natin ito ng ayos hanggang sa mag-mix ng ayos. Kailangan po ito ay halong-halo para pantay po yung lasa. Pero mas madali pong maghalo ng embutido kung kamay po yung inyong gagamitin. Siyempre, dapat maghihinaw po muna kayo ng kamay para sure po tayo na malinis po ang ating embutido. Na-mix na po natin ng ayos at yung lasa po nito ay okay na po sa akin. Yung 1 tablespoon po na ating inilagay, okay na po yun dito. Siyempre, kung gagawin nyo po, pwede nyo naman po tikman at kung kayo po ay natatabangan, pwede po kayong magdagdag. Sunod naman po natin gagawin ay magbabalot na po tayo ng ating embutido. Bago po tayo magbalot ng ating embutido, gayatin po muna natin itong ating hotdog at saka itlog. Ito pong ating isang buo ng putlong. Hinati ko po sa gitna, tapos hahatiin po ulit natin ito sa gitna. Ito po pwede po kayong gumamit kahit ano pong hotdog, pwede rin po ang sausage. Pero ito pong putlong ang aking ginamit. Kung kulang po ito mamaya, magdadagdag na lang po tayo ng putlong. Isasama na lang po natin ito mamaya sa ating ingredients. At ito naman pong ating itlog. Hahatiin po natin ito sa 8. Tapos na po natin gayatin yung ating hotdog at saka itlog. Bago po muna tayo mag-umpisa sa pagbabalot po ng ating embutido, ipapakita ko po sa inyo muna yung ating foil. Ang sukat po nito ay 20 cm. Kaya dun po sa ating foil na 8 meters, meron pa po tayong tira. At ito po ay magagamit pa natin pag nagawa po tayo ulit. Ngayon tayo po ay mag-umpisa na sa pagbabalot ng ating embutido. Ito na po yung ating ginawa kaninang embutido. Tinaklubang ko lang po yan ng
cling wrap kasi nagputol-putol pa tayo ng ating foil. Yung pagpapatungan ko ng aking binalot na embutido, foil na pinutol-putol, yung ating itlog, hotdog, at yung ating gagamitin na gramuhan. At sigurado may magtatanong po sa inyo kung saan ko po ito nabili. Sa SM ko po binili. Sa SM Department Store sa Kitchenware. Ang brand po nito ay Metaltex. Ang bili ko po dito ay 700. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin. Ang sukat po na aking gagawin ay 100 grams. Bango ng amoy. Nang tinanggal ko yung plastic, sobrang bango, nakakagutom. Then 100 grams po ang sukat ng ating embutido. Nasunod naman po natin gagawin ay palaparin po natin. Para sure po yung ating itlog at hotdog ay balot na balot. 6 inches po ang haba ng ating embutido. Ilagay po natin yung ating hotdog. At maglalagay po tayo ng 2 slice ng ating nilagang itlog. At ang sunod po natin gagawin ay iro-roll yun na po natin. Dapat po yung ating itlog at hotdog ay pumunta sa gitna. Iro-roll po natin. Tapos, saka nyo po ulit ibilog pag nasiksik nyo na. Para balot na balot po yung ating hotdog. Tapos, saka po ulit irolyo. Atin na pong irorolyo. Kapain nyo po yung dulo hanggang dun sa laman po ng ating embutido at doon po natin itutupi. Nakaisa na po tayo. Yan. 6 inches po ang haba nito. Ngayon tapos na po tayo sa pagbabalot ng ating embutido at tayo po ay naka 5, 10, 15, 20, tayo po ay naka 22 pieces. Ang sunod naman po natin gagawin ay mag-i-steam na po tayo ng ating embutido. Isalansan lang po natin ito lahat. Ngayon dali naman po natin ito sa ating paglulutuan. At i-steam po natin yan ng 30 minutes. 15 minutes yung atin pong nasa ilalim, ilalagay naman po natin sa ibabaw para sure po na lutong-luto po yung ating embutido. Balikan na lang po natin yan mamaya after 30 minutes. Okay, 30 minutes na po. I-check na po natin yung ating embutido. Patayin na po natin yung ating apoy at hahanguin na po lahat natin. Hahanguin na po natin at intayin lang po natin lumamig ang ating embutido. Ituloy na po natin ngayon yung ating video dahil nakatulugan ko na po kagabi nung pagkahango natin, nakatulugan ko na pero inilagay ko po siya sa ref. Kaya ngayon, ito pong ating embutido ay malamig. Bago natin tikman ay ipapakita ko lang po sa inyo yung ilang paraan kung paano po natin ito iseserve. Ang unang gagawin natin, i-steam po natin. Pangalawa, ipiprito po natin. Pangatlo ay i-oven po natin sa blend. I-steam lang po natin. Balikan na lang po natin yan after 5 minutes at yung isa naman po nating paraan, yung ipiprito naman po natin. Iikot na lang po natin yung ating camera. Okay, yan. Pinainit na rin po yung ating kawali at yan, lapit lang natin. Idediretso na po natin ang lagay. Pinainit na po natin yung ating embutido. Ilang paraan lang po itong ating ginawa. Marami pa pong ibang paraan. Kung paano nyo po ito iseserve, imagination nyo na lang po yung limitasyon. Tikman lang po natin isa-isa yung ating embutido. Ito po yung ating inoven, ito po yung ating in-steam, ito po yung ating pinirito. Meron po ang 2 sausawan dito, ketchup, at yung ating sweet chili. Yan, unahin po natin itong ating inoven. Masarap po yung ating embutido. Siguradong magugustuhan nyo po ito. Okay din po yung ating inoven. Pinainit sa oven. Tikman natin po natin itong ating pinirito. Pare-parehas lang naman po ito. Pinainit lang natin. Pero tayo po lang po tikman lahat. Okay din po yung ating pinirito. At ito pong ating in-steam. At yung lasa po ng ating embutido,
Siguradong masarap po ito at magugustuhan ninyo. Lasa po ng ating pasas, ng ating pickles at ng ating bell pepper, lumasa po lahat yun dito. Kaya masarap po yung ating embutido. Balanse lamang po. May cheese pa po tayong inilagay kaya yung ating asin ay okay na po yun. Kung tatanong niyo po ako kung anong mas type ko dito, kung pag isa-serve ko, mas type ko po yung in-steam. Sa mga kamami ko po, gumawa na po kayo kasi siguradong magugustuhan din po ito ng kids nyo. Ilagay nyo lang po sa ating freezer at meron na po kayong instant ulam. Sa isang kilo, nakagawa po tayo ng 22 pieces. At syempre, pwede nyo rin po itong inegosyo at siguradong magugustuhan din po ito ng inyong magiging customer. Ito po, pwede nyo na pong ibenta ng tira-piraso. Pero, pwede nyo rin naman pong ibenta ng tatluhan. Katulad po nito, ilagay lang po natin ito. Ang sukat pa rin po ng ating plastic na malimit po natin ginagamit ay yung ating 5x10. Lagyan nyo na lang po ng print ng pangalan nyo, contact number, syempre kung saan po kayo makakontak kung may gusto pong umorder sa inyo o kung gusto pong mag-reseller. Ngayon, isi-sealer na lang po natin to. Hindi ko na ipapakita ka sa inyo. Alam nyo na po yun. Pwede nyo na pong idagdag sa ating video dyan na Shanghai at saka yung video natin dyan na Skinless Longganisa. May mga pangbenta na po kayo na ready to cook na ilalagay nyo lang po sa inyong freezer. At meron na po kayong dagdag pangbenta. Pinakamagandang parte na po, tayo po ay magko-costing na para malaman po natin kung magkano nga ba ang ating puhunan at kung magkano nga ba natin ito ibebenta. Kung magkano nga ba ang tutubuin natin dito sa ating embutido. Kaya ngayon, tayo po ay magko-costing na. Umpisan po natin sa ating isang kilong giniling, 200 pesos. Ang ating pong breadcrumbs, 10 pesos. Ang ating pong breadcrumbs, hindi ko na po yun binili. Yun po yung tirang tasty namin. Tapos, inoven ko lang po. Tapos, aking pinod processor para po umino. Kaya naman, pwede din naman po kayong gumamit ng paborita. Bayuhin nyo na lamang po. Kaya, nag-add na lang po ako ng 10 pesos sa ating breadcrumbs. Sweet pickles, 12 pesos. Tomato sauce, 8 pesos. Yung ating pong 7 pirasong ginamit na itlog, 49 pesos. Cheese, 52 pesos. Bell pepper, 25 pesos. Raisin, 24 pesos. Onion, 10 pesos. Yung ating pong salt and pepper, tuusin na lang po natin sa 10 pesos. Green peas, 10 pesos. At sa ating pong putlong, 45 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating ingredients ay 454 pesos. Mag-plus na din po tayo ng ating 28 pesos para po sa ating point. Gas na 30 pesos kasi saglit lang naman po natin siyang in-steam. 50 pesos sa ating labor kasi saglit lang naman po natin itong gagawin kasi iisang kilo lang naman po yung ating ginawa. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 562 pesos. Ngayon, tayo po ay naka 22 pieces na embutido. I-divide po natin sa ating puhunan. Ang magiging puhunan po natin sa kada isang embutido ay 25.54 po ang puhunan natin sa kada isang embutido. Dito po sa lugar namin, pwede ko po itong ibenta ng 50 pesos kasi ito po ay meron pang palaman sa gitna at completos ricados po yung ating ginawa. Special po itong ating embutido. Kaya ito pong 50 pesos ay okay na okay po dito sa lugar namin. Basta ang mahalaga po ay alam na po natin yung ating magiging puhunan. Kaya depende na po sa inyo kung magkano po ang ipepresyo ninyo. Depende na po sa lugar ninyo. Dito po sa ating embutido, sigurado pong sulit at masarap po yung kanilang makakain. Kaya yung ating pong 50 pesos ay okay na po yon. Magkano nga ba ang pwede nating tubuin dito sa ating embutido? Yung ating pong 50 pesos na ipepresyo, i-times po natin sa 22 pieces na ating nagawa, tayo po ay bebenta ng 1,100. I-minus po natin yung ating puhunan na 562 pesos. Tayo po ay tutubo pa ng 538 pesos. Diba? Ang laki po ng tubuan sa embutido. Kasi 22 pieces lang naman po itong ating embutido. Halimbawa po, nauubos nyo po ito sa kada isang araw. Yung inyo pong 538 pesos na tinutubo, pag itinimes nyo po yon sa 30 days, kung araw-araw nyo po yung gagawin at araw-araw na mauubos, ang pwede nyo pong tubuin ay 16,140 pesos. Ayun po ay sa isang kilo lamang
at sa 22 pieces lamang. Kapag nakilala na po kayo sa inyong lugar na araw-araw po kayo ay merong tinda, ayan, nasanay na po sa inyo yung tao na pag may pumunta po sa inyo, meron pong mabibili silang ulam, hindi po sila tatamading bumili sa inyo o magpabalik-balik. Dahil masarap naman po yung ating embutido, hindi po imposible na makadalawang kilo kayo sa isang araw o higit pa. Halimbawa po, nakakadalawang kilo na po kayo sa isang araw. Yung atin pong 538 pesos, i-times 2 lamang po natin yon, pwede po kayong tumubo sa kada isang araw ng 1,076 pesos. I-times po natin sa 30 days, posible po kayong kumita ng 32,282 pesos ang pwede nyo pong tubuin sa isang buwan kung malakas na po yung inyong embutido at kung consistent po kayo. 32,000 o higit pa. Basta sasamahan nyo lang po ng sipag, tsaga at konting diskarte. Hindi po imposible nakitain nyo po yung ganung halaga sa loob ng isang araw o sa loob ng isang buwan. Diba? Ang saya-saya pong isipin. Kaya ngayon ay umpisahan nyo na po ang paggagawa ng embutido. Flex ko lang po sa inyo itong ating tatluhan. Halimbawa po, minsan ako, katulad ko, bibili ako ng halimbawa ng embutido, hindi lang po ako bibili ng isang piraso. Kung meron po kayong maramihan, yun na po yung bibilhin ko pa. Lalo na po kung alam kong masarap yung embutido nila, eh hindi lang po isang piraso ang bibilhin ko. Kung meron po silang maramihan, yun na po ang bibilhin ko para may stock na po ako sa bahay. Katulad po nito, ayan, bibilhin ko na po itong isang balot. Kaya yung ating 44 pieces, mapapabilis nyo lang po yung maibebenta. Tulad po nito, itong ating 22 pieces. Pag niripak po natin to ng tigtatatlo, 8 balot lamang po ito. Kaya ang bilis lang pong ibenta ng ating embutido. Halimbawa po ito, ibinebenta natin ng 150. Kung meron pong kukuha sa inyong reseller, pwede nyo pong ibenta na ibigay ng 120, 130. Pero depende pa rin po yun sa inyo. Dapat may tutubuin din po yung ating reseller para sipagin po silang kumuha sa inyo. At syempre, huwag nyo pong kakalimutan, magtuos po kayo. Para alam po din natin na tayo po ay tutubo, na hindi din po tayo malulugi. Ito po pwede nyo pong ibenta online sa atin pong Facebook, kaya nasa sa diskarte nyo na po yun. O kaya naman, magtitinda na po kayo sa harapan ng inyong bahay, ito po pwede nyo na po itong idagdag. Tapos, maglagay lang po kayo ng karatula dyan, homemade or ready to cook longganisa, Shanghai. May video na po tayo dyan. Pwedeng-pwede nyo po yung idagdag at masasarap po yung ating timpla doon. Kaya subukan nyo na po yung ating mga video. At sana bago po magtapos ang video na ito ay meron po ulit akong naidagdag na konting idea sa inyo. Muli, iniimbitahan ko po kayo na bisitahin nyo po yung aking YouTube channel, Tipid Tips sa Tibapa. At marami pa po kayo dyang video na makikita at magkakaroon po kayo ng mga idea. Kaya kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, pindutin nyo na po yan. At huwag nyo na din po kalimutan, pindutin yung bell button upang updated po kayo pag may upload po tayo. At muli, iniimbitahan ko po kayo ulit na i-like at i-follow po yung ating Tipid Tips at iba pa sa ating FB page para kahit nasa FB po kayo ay updated pa rin po kayo pag may upload po tayo. At huwag nyo na din pong kalimutang i-like at i-share upang yung mga kamami natin, yung mga katrabaho natin ay magkaroon din po sila ng idea na pwede pa po pala silang kumita kahit nasa bahay lang o nagtatrabaho na, meron pa po silang dagdag income. Ngayon, kahit tayo po ay GCQ na, ingat-ingat pa rin po tayo, sumunod po tayo sa pinatutupad ng ating pamahalaan. At ngayon ay magpapaalam na po ulit ako sa inyo. Maraming pong salamat. Kita-kits na lang po ulit sa aking mga next video. Bye-bye!